Yo, mga kapangs! Bakit kapangs? Kasi kayo yung mga kapwa ko na may mga pangarap. Okay, dito tayo sa topic, things you need to consider when you buy your first camera. Comment kasi sa video ko, ito si Jelay. Ito ang sabi niya, Kuya Kiel, suggest ka naman ang best camera for beginner. I'm planning na to pursue it pero di ko alam anong worth it na first camera. Okay guys, naisipan ko bago ko gawan ng video yung ano ba yung worth it na camera ngayong 2020. Kung ako bibili ngayong 2020, ano bang camera ang bibilin ko? Gusto ko muna malaman ninyo yung mga bagay na need nyo i-consider bago bumili ng camera. At ito yun. Okay, una mga kapangs. Kung bibili ako ng camera, ang need ko i-consider is, kung pang-photo ko lang ba talaga? Meaning, photo talaga ang gusto kong matutunan. Doon ako mag-focus. Kasi, merong mga camera na ang specs niya ay pang-photo lang talaga. Or kung may video naman siya, hindi yun maganda. Okay, kagaya ng first camera ko na nabanggit ko, yung Nikon D3200, pang photo lang talaga siya. Yung video niya, napaka, ewan ko, basta hindi maganda. Kaya yun yung isa kong consider nung binili ko yung camera ko na yun, na ang focus ko lang talaga nun is pang photo lang. Okay, pangalawa. Kung bibili ako ng camera, iisipin ko ngayon kung magpo-photo ba ako and magbibideo din ba ako at the same time. Hindi man ako mag-video ngayon, in the future ba? Gusto ko din mangaralin yung video. O kaya kapag may events, mga birthday, ganyan-ganyan, gusto ko din bakuhanan ng video yung nangyayari or yung event na yun. Okay, last. Ito yung pangatlo. Ito yung pinaka-importante mga kapangs at need mo i-consider. Kung magkano ang budget mo. Okay. Usapang budget. Dito, may kategory din ako. Okay, una. Ito yung mga tao na low budget sa ngayon. Gusto mo lang talaga magka-camera, gusto mo nang matuto, at biling-bili ka na. And then, bibili ka na lang ulit ng mas maganda or mag-upgrade ka ng mas maganda kapag nagka-pera ka na lang ulit. Okay mga kapangs, walang masama dun. In the first place, ito nga yung highly recommended ko. Lalo na kung baguhan ka pa lang o mag-uumpisa ka pa lang. Kasi dito mapapatunayan kung gusto mo talaga mag-photography. Bumili ka muna ng budgeted na camera at pag na-master mo na yon at hindi ka na kontento sa kayang gawin ng camera na yon, tsaka ka mag-a-upgrade. Alam mo kung bakit recommended ko itong mga kapangs? Madami kasing mga tao ngayon na gusto itong photography. Bibili ako camera at magpo-photography ako. Pero, hanggang umpisa lang. Hindi pala talaga nila gusto mag-photography or hindi nila calling yon. Ang ending, na-stuck lang yung camera, nabenta, at wala na. Nag-aral lang sa umpisa and then hindi naman na ituloy. Kaya I highly recommend to sa mga beginners na, okay, kung budgeted ka, okay lang, ito ang bilhin mo. Okay, second mga kapangs. Kung medyo may budget ka na. Kung medyo may budget ka, bibili ka na ng intermediate or mid-range na camera. Kasi most of camera na mga ito ay pwede na pang photo, pwede na din pang video. I suggest this kung may pera ka naman. Kasi ang advantage nito, mas nakakatipid ka in the long run. Kasi hindi ka na kailangan mag-upgrade eh. Kasi nandun ka sa parang mid-range level. No? Nasa intermediate level yung camera mo. So unlike kapag beginner camera yung inana mo at nakulangan ka na sa specs na kayang gawin ng camera na yon, mag-upgrade ka, pupunta ka na naman sa mid-range. Or pupunta ka dun sa high-range na camera. So safety to no? Sa mga may ipon naman at kaya mo bumili ng mid-range camera. So, okay din to. Okay, third mga kapangs. Ito yung mga tao na hindi naman problema ang pera. Ito yung kaya mo nang bumili ng professional camera or ng mga full frame camera.
ito, advantage na talaga sa'yo to, ha? Kasi, skills na lang ang pag-aaralan mo. Meron ka ng magandang camera, so, advantage ka na kagad dun sa mga merong mid-range and beginners na camera, no? May pera ka, pwede mo nang bilhin kagad to full-frame camera. Ito, advantage na talaga sa'yo ito. Kasi, skills na lang ang pag-aaralan mo. Pero, need mo na mas matuto para hindi ka naman matawag na gears versus skills. Gears lang meron pero walang skills. Ito, ang best advantage ng merong biniling full frame camera or pang professional na camera na. Kapag nag-apply ka sa mga studio owner, kahit sabihin mong second shooter lang po ko or third shooter lang po, kahit po wala akong TF or kahit mababa lang ang TF, malaki ang chance na makuha ka. Kasi maganda na agad yung camera mo. Unang-una, bakit ka papayag ng kahit mababang TF or kahit free ang TF? Kasi wala ka pa ng portfolio eh. So yun ang kailangan mong i-build. Na may maganda ka ng camera, hahanap ka na lang studio owner na gusto mong pasukan. Baka pwede naman po ako sumama sa birthday ni ganito. Baka naman po pag i-cover ka ng debut, third shooter ako kahit walang bayad, taga-shot-shot lang para makapag-practice lang ako. Advantage mo na yun. Kasi ako, as studio owner, kung maganda ang camera mo at lens mo, mag-a-apply ka sa akin, sasabihin mo, gusto mong matuto? Oo at oo ako. Pwedeng-pwede kitang maisama sa mga events ko. So, ayun mga kapangs, abangan nyo yung next video ko. Best camera for beginners 2020. Don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify ka agad kayo dun sa release ko na next video. Salamat mga kapangs!